Good evening once again sa lahat ng nandito sa simbahan at sa mga nanonood sa atin sa live stream. Welcome uli sa ating continuation of formation para sa evangelization. I welcome all of you, especially Anthony, inyong grupo. We begin by a prayer. Hilingin natin ang blessing ng Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you. You are our Father. You love us so much. And you give us all the blessings we need in order to come to you, to stay with you, and to enjoy your presence. Lahat po ng binibigay niyo sa amin ay para sa aming kabutihan, para sa aming kaligtasan. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa gabing ito at binigyan mo uli kami ng pagkakataon magtipon. Marinig ang iyong salita at sa sharing ng aming mga kapatid sa New Catechumenical Way. Basbasan mo po kami, Panginoon. Padala mo ang iyong espiritu na magliliwanag sa aming isipan at magbubukas ng aming puso para tanggapin ang iyong salita. Sana po lahat ng mangyayari ngayong gabi ay makatulong sa pagsisimula namin sa aming evangelization dito sa parokya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you. Magandang gabi po uli. At we welcome our brothers from Neo Catechumenal. Okay, salamat po, Padre. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang ipakilala sa inyong team namin. No? Kasi nung nakakaraang araw ay hindi namin nabanggit kung sino-sino kami. So, tawagin ko po yung team ng Ngayon Catechumenal na magbibigay po ng evangelization dito sa St. John Bosco. Ako po si Anthony, yung asawa ko po si Maria Pe. Yan. Si Michael at si Lisette. Para makilala tayo. Si David saka si Adelaida. Yan. Kami po yung team at mayroon pa pong isa si LB Ira na nakakuan ngayon, naka-day off. Next week po ang pangbalik niya. Kaya sa gabing ito po ay nagpapasalamat kami na nandito kami ngayon sa harapan niyo upang magbigay ng konting kaalaman tungkol dito sa evangelization. At sana sa mga susunod na araw ay patuloy kayong makinig. Kasi sasabi nga sa evangelization ay ang unang-unang nagkakaroon ng pananampalataya ay dahil sa pakikinig ng mabuting balita. So sana sa araw-araw nating pagdadasal sa pagtitipon na ito ay magkaroon tayo ng bukas sa tenga upang makinig ng mabuting balita. Okay, salamat po. Magandang gabi ulit sa inyo, mga kapatid. Mga kapatid, sa bawat celebration na ating gagawin, ito ay pasisimula natin sa pagtawag sa banal na Espiritu Santo upang tayo ay gabayan niya na tunay na buksan na ating mga puso na, para maunawa natin ang bawat salita na ibabahagi sa atin ng ating Diyos. At nawa ay magkaroon tayo ng kababaan loob na makapasok sa kanyang mga salita at tayo ay makasunod sa kanyang
kalooban. Kung napapansin niyo ito, mga kapatid, itong letrang ito, napabasa niyo, kasi ang pagtawag sa Banal na Espiritu ay isang awit na kung paano ang Banal na Espiritu ay gabayan tayo. At ito, Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu upang baguhin ang anyo ng sanlibutan. Ang akin pong aawitin at sundan nyo yung tono kasi may tono to eh. Dito nga ako sa bandarito. Ito dalawang ulit na na aawitin. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu upang baguhin ang anyo ng sanlibutan. Dalawang beses. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu upang baguhin ang anyo ng sanlibutan. Ah, kaya nyo ng kaya nyo ng subaybayan yung yung tono? Sige, isa pa, isa pa. Basta ito dalawang beses na ulitin. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu upang baguhin ang anyo ng sanlibutan. Kasi ito pong inawit natin na isang pamamaraan na makahingi ng gabay sa Espiritu Santo. Dahil kailangan bago tayo mag-umpisa nga ng ating pagdiriwang, hihingi muna tayo ng gabay sa Espiritu Santo. Kaya yun po ang tono niya. Salamat. Salamat, Tatay Jun. So, yun nga yun, nabanggit yung invocation sa Holy Spirit, yung pagtawag sa Banal na Espiritu. At yung isang malakas na panyaya, isang gabay na hinihingi natin sa Holy Spirit na sa bawat celebration, sa bawat pagtitipo na ginagawa ng Neo Catechumenado ay tumatawag kami tayo ng Holy Spirit upang siyang maggabay sa atin. So isang malakas na dalangin ito, no? Kasi yun yung binigay sa atin ng Diyos, na binigay sa atin tong Holy Spirit upang maging tanda. Kung naalala niyo yung Pentecostes, ipagbaba ng Holy Spirit nung nabuhay si Jesus, ganito rin yun, no? Na siyang gumabay sa mga apostol na magpahayag ng mabuting balita. Okay? Salamat po. So awitin natin to para sa pasimula ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Okay, magtayo po tayo. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu upang bago ng sanlibutan. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu upang baguhin
sanlibutan. Okay po, pupunta tayo. Okay, kung bibigyan ko lang po ng konting summary yung naging topic nung nakaraang araw. Yan. Yung tungkol dun sa de-Christianization, desacralization, saka yung crisis of faith. Ito kasi yung tatlong problema ng simbahan na hinaharap hanggang sa kasalukuyan. No? Yung desacralization, ito yung pagkawala ng proseso ng misteryo ng Diyos sa loob ng simbahan. Kaya sabi nga na may mga tao na pumapasok sa simbahan pero nawawala na yung sacredness ng mga tao, ng mismong simbahan doon sa mga taong ito. Dahil ang iniisip ng mga taong ito ay yung makita yung himala na hinihingi nila sa Diyos, no? Na magkaroon ng tangible, yung makita, maging visible, maging mahawakan yung miracle na hinihingi nila sa Diyos. Kaya kung ano man yung nakikita nilang aspeto, yung aspect ng pagpunta nila sa Diyos ay dahil lahat ng kanilang iniisip ay may katugunan, scientific na katugunan. Kasi kung naririnig natin yung topic nung nakaraang araw, yung desacralization, ay nagkaroon sila ng mga tao na totally hindi naniniwala sa Diyos. No, lahat ng bagay na kanilang natutunan ay mayroong kasagutang scientific. At dito nga umusbong yung mga taong pragmatic man saka socialist man. Kung saan itong mga socialist man, ito yung mga taong nag-aral ng psychology, ng sociology na totally hindi naniniwala sa Diyos dahil ang alam nila, itong mga tanong sa kanilang mga isipan ay mayroong kasagutang scientifico. No, ito yung isa sa mga naging problema ng simbahan. At doon sa de-Christianization, ito yung pagkawala ng pagkahiwalay sa pagitan ng reliyon at buhay. Dahil nga yung pananampalataya ng mga Kristiyanong pumapasok ng simbahan ay mababaw. Yung kasasabi na musmos na pananampalataya. Dahil nga merong tinatawag na natural religiosity kung saan yung mga hindi nila may paliwanag na bagay ay ang alam nila ay Diyos ang gumawa, no? Na kumbaga yung natural religiosity ay musmos na pananampalataya, mababaw na pananampalataya dahil ang tunay na nangyayari doon ay pumapasok ng simbahan upang magdasal na ang hinihingi ay lagi may kapalit sa Diyos, no? May kapalit dahil ang alam nila ayun nga, yung may kapalit na bawat hiling nila ay may dapat sagutin ng Diyos na may kasagutan. Pambawa, estudyante ang pumasok sa simbahan. Nagdasal siya upang humingi na pumasa siya sa exam. Sa mag-asawa, sa may mga tuliranin sa trabaho na ang hinihiling ay yung kasagutan doon sa kanilang mga problema. So, kumbaga yun nga yun, yung mababaw na pananampalataya yung umusbong dito sa mga taong ito.
No, katulad ni Abraham, kasi si Abraham nung una ay isa tong taong madaming Diyos eh, si Abraham. Bago siya tinawag ng Diyos, siya ay sumasamba sa araw, sa buwan, sa bato, sa mga bituin, at kung ano-ano pa na sinasamba niya. Dahil ang alam niya, itong mga pagsamba niya tong sa mga bagay na ito ay siya magbibigay ng kasagutan sa kanyang problema. 'Di ba? Alam naman natin na ang problema ni Abraham ay yung kanyang katandaan at pagiging walang anak nila ni Sarah. No, dahil ang alam niya pagsamba sa mga buwan ay magbibigay sa kanya ng anak na magmamana ng kanyang kayamanan, no? Pero anong ginawa ng Diyos? Siya'y tinawag ng Diyos mula doon sa kanyang tribo. Kasi tribo naman nung araw ay tribo. Kaya doon nagsimula yung pagsamba ni Abraham sa tunay na Diyos. Kaya nga, di ba, tinawag natin siyang Father of Faith, yung ama ng pananampalataya, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. At ano pa yung isang problema ng simbahan? Ito yung crisis of faith. No? Kung saan, nakikita natin yung mga tao na nawawalan ng pananampalataya. Walang tanda ng pananampalataya. Kaya nga, napaka-importante na magkaroon ng komunidad sa mga parokya, sa mga simbahan, upang maging tanda. Ito yung komunidad na binubuo natin ngayon dito sa Evangelization, na maging tanda. Kasi hindi lang naman neo-catechumenal way ang magbibigay ng tanda sa mga tao. Kasi nga, ito yung naging topic natin noong nakaraan ng Pascal, ano nga yun? Pascal Evangelization, no? Kung saan yung mga maliliit na grupo na nakapaligid sa parokya, sa simbahan, siya yung magiging sign upang magkaroon ng pananampalataya yung mga tao. So, yun yung summary. Ano ba yung naging tugon ng Second Vatican Council sa mga problemang ito? So, ito yung pinaka diagram summary niya. Ito yung naging problema ng simbahan, yung current situation of the simbahan, desacralization, de-Christianization, saka crisis of faith. So, ano yung tugon ng simbahan dito? Dito sa desacralization, liturgical renewal, kung saan ang simbahan ay nakapag decision ang council, sa Vatican Council, na baguhin yung liturhiya ng simbahan, kung saan nung araw ito na nakakulan itong panang ng nung lumang simbahan na ang language na ginagamit sa pagsimba nung araw ay Latin, no? Nakakulan ito sa mga ninuno ko na Latin ang ginagamit nila. So binago ng simbahan yon at binigyan na kung saan ka nakabase na simbahan, pwedeng gamitin yung local dialect nila. Kung yung pakatutubong wika, no? Kung sa Amerika, English, o European English din, no? Sa Philippines, sa Pilipinas ay Filipino language. At hindi lang Pilipino, no? Kasi dito sa ating bansa, madaming katutubong wika ang ginagamit. Merong Visayas at sa Mindanao. So, minsan nga nakapunta ako ng Naga sa Bicol at
yung mga masses nila doon sa simbahan, may oras na ang ginagamit nilang language ay Filipino. Meron ding Bicol at meron ding English. So, nagro-rotate doon yung ano, yun yung nagro-rotate doon yung language na ginagamit sa pagsisimba, sa pagse-celebrate nila ng Eucharist. So, ano pa? Dito sa de-Christianization, yung theological renewal, kung saan nung araw, sinasabi nga na ang pare ay nakatalikod sa tao habang nagmimisa, nakaharap siya sa altar. Pero ngayon, binago to nung Second Vatican Council, kung saan ang pare ay nakaharap na ngayon sa tao habang nagmimisa at nagkaroon sila ng interaction, no? Kung saan nangunguna ang pare, 'di ba? May ang sumasagot ang bayan, no? Halimbawa, yung sa sumasampalataya, pare muna tapos sasabayan ng bayan, ng simbahan, ng mga tao sa simbahan during Eucharist, no? At marami pa kung baka nagkaroon ng ugnayan between the pare at sa mga tao na nagsisimba. Ano pang pagbabago? Ito, economism dito sa crisis of faith ay itinayo nga nila itong magkaroon ng community, no? Community within the communities, no? Nagkaroon ng communities sa loob ng parish, no? Nagkaroon ng El Shaddai, nagkaroon ng Neo Catechumenal Way, nagkaroon ng Pastoral Council o kung ano pang mga groups dito sa simbahan. Yun yung naging tugon ng Second Vatican Council. Paano ngayon to in-apply sa simbahan? Ayan. Doon sa desacralization niya, liturgy, yun nga, nagkaroon ng ugnayan ng simbahan at mga tao during Eucharist. At dito sa de-Christianization, dito nga, ibinibigay itong daan ng neo-catechumenal way sa evangelization, no? Na magkaroon ng community. Community, ayan, kasi magkakasunod na rin naman siya. Magkaroon ng community na magiging tanda na magkaroon ng adult faith. Yung kunarin natin kanina, yung magkaroon ng musmos na pananampalataya sa pagiging adult faith, maging tawag doon sa adult, maging ganap na pananampalataya. So maging tanda ng simbahan itong mga communities na ito upang maging liwanag sa ibang tao. Yon. Yun yung summary nung nakaraang topic natin. So papasok ngayon tayo dito sa ano? Sa topic ngayong gabi, ito yung mission of church. Vision of the church. Na kung saan, ato kasi, nung ginawa itong mamotretong ito ay 1970s pa, no? So, hindi na masyadong applicable yung mga figures dito. Kumbaga, example na lang natin yung figures. Kasi sinasabi dito, na halimbawa daw, ang buong tao sa, ang lahat, total ng tao sa buong mundo ay 3 billion. Noon pa yun, 1970s, no? 3 billion. Pagpalagay natin ngayon ay nasa 100 million o something, no? Kung pagpalagay natin ang tao sa buong mundo ay 3 billion, no? Ang one-third nung 3 billion na yun ay Kristiyano,
No, ito. Kristiyano, ito yung one-third niya. Ito yung 3 billion na katao sa buong mundo. Eh, yung one-third niya ay Kristiyano. No, kung saan, dito sa one-third na to, ay halos 50% lang. O pagpaligay natin, 60% lang yung Katoliko. At yung ibang itong nasa ibabaw na to ay ibang religion ng Katoliko. Ito yung mga born again Christian, no? At kung ano-ano pang mga Christian. Basta ito ay Katoliko. Yung others, ito yung mga taong hindi nananampalataya. At ito yung religions, yung ibang religion, yung mga Protestant, mga Muslim, yan. Kaya sila yung bumubuo ng population ng buong mundo. No, balik tayo dito. Sabi nga na halos 10% lang, 10% noong buong population. Pagpalagay natin ito ay 60 million na Katoliko. Yung 10% niyan, ito lang yung mga tao na laging present sa loob ng simbahan tuwing araw na Linggo. Sila lang yung sumisimba. Halos 10% lang noon ng 60 million na katao. Sila lang yung 10% na pumapasok sa loob ng simbahan regularly. At doon sa 10% na yon, halos 1.5% lang. Ito, tumaliit na tadsulok na ito, sila lang yung mga merong adult faith. No, yung yun, adult faith. Sila lang yung mga taong merong ganap na pananampalataya. 1.5% noong buong population ng Katoliko, ng Christian. So, yun. Ganun kaliit lang yung percentage nung merong ganap na pananampalataya. Para maging, para sila yung maging magbigay ng kaliwanagan doon sa mga tao sa paligid ng simbahan na nagkaroon ng adult na pananampalataya, yung ganap na pananampalataya. Kaya isang malakas na paanyaya din dahil kasabi ko nga na kami dito ay ninenervyos ako. Ninenervyos dahil alam ko na madaming tao na nakikinig lalo sa live streaming na hindi kami eksperto para magbigay ng gantong evangelization. Pero sa totoo lang talaga, napakahirap dahil hindi kami eksperto at nakaka-nervyos pero itong ginagawa namin ay isang malakas na tatanda upang makita nyo na ang isang maliit na grupo, kaming pitong katao ay nasa harapan nyo upang magbigay liwanag sa pananampalataya, no? Kaya itong ginagawa namin ay bulong sa amin ng Holy Spirit na ang Holy Spirit talaga yung nagbubuka ng mga bibig namin, no? So minsan pagpasensyahan niyo na kami dahil pautal-utal kami, hindi niyo na unawaan yung sinasabi namin, pero okay lang 'yon dahil kami din nung una ay hindi rin namin naunawaan dahil sa banal na espiritu, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tuloy-tuloy lang kaming naglakbay, tuloy-tuloy lang kaming dumalo sa community ng Neo-Catechumenal Way. At kahit papaano, yun nga, yung
yung pananampalataya na binibigay nitong Diyos ay unti-unti magkaroon ng usbong, no? Kumbaga yung kung natatandaan niyo yung mga kalinghaga nung mga butil ng ano nahulog sa mabuting lupa, sa batuhan o sa dawagan ay unti-unti kaming umuusbong doon sa pagiging seeds, no, na nagbibigay sa inyo ng talk ngayong gabi. So para mas maunawa natin, no, yung si Adelaida, siya din yung magpapaliwanag tungkol dito sa 1.5% na may adult faith, kung paano siya magiging kaliwanagan para sa atin. Magandang gabi po. Sinasabi nga, no, ang misyon ng simbahan ay upang maisalba ang mga tao at mabautismuhan sa Katolikong simbahan. Dahil sa ngayon, sinasabi nga, yung mga adult faith madalang na. Maraming sumisimba pero hindi alam kung ano ang kahulugan ng pinupuntahan sa simbahan. Yun nga yung sinasabi noon na ang misa ay nakatalikod ang pare, namuhay tayo ng ganon, na pagpasok sa simbahan, kanya-kanyang dasal, may nagro-rosaryo, may nagbabasa ng mga pamphlet, no, di ba? At hindi naintindihan. Isa ako doon eh, noong araw, hindi pa ako, wala pa ako dito sa daan, na akala ko, ang pagsimba ay isang obligasyon lang. Sisimba ka ng araw ng Linggo, okay lang. Hindi naiintindihan. Kaya nga nitong baguhin itong liturya ng simbahan, kung paano binabasa ang Biblia at ipinapahayag ang mabuting balita. At sa ngayon, ang mga tao, no, hindi naiintindihan ito sa totoo lang. Kasi may nakikita akong nasimba na darating ng communion na, pero nagpapasubo. Napakahalaga po ng liturya, ng salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos ay yun ang magbibigay sa atin ng lakas sa pang-araw-araw natin buhay. Siya yung magiging gabay natin. Sinasabi nga, ano, na dito nga yung sinasabi yung ilaw. Kung tayo ay nasa kadiliman, di ba kailangan natin liwanag? At saan magmumula itong liwanag na ito? Dito lang sa simbahan. Sa panahong ito ng pandemya, maraming tao na nawawala ng pag-asa, maraming tao yung nawala ng hanap buhay, maraming tao na talagang hindi na nila alam kung saan pupunta, na kailangan nila ang ilaw. Ang tanglaw. Ano ba talaga ang tanglaw sa ating buhay? Kundi si Jesus Cristo. Siya lang. Kasi nga, may isang sinasabi nga, tulad nga doon sa amin, yung bata, ano, grade 12. Kasi hindi mahinga sa magulang yung kanyang mga saloobin dahil sa hindi nakapasa. Alam niyo, ginawa nagpakamatay. Ay kung ang magulang ay narito sa simbahan at natatanglawan ang liwanag ng Diyos at nakikinig ng salita, ikaw na magulang, ikaw magbibigay ng liwanag para sa iyong mga anak. Sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong kapitbahay, na ikaw na nakinig ng salita ng Diyos, nagkaroon ka ng liwanag, ikaw magbibigay ng liwanag sa kanila. Ito ang sinasabi sa atin ngayon na misyon ng simbahan upang tayong naliwanagan ay makapagbigay liwanag sa mga tao na nasa kadiliman ng buhay. Kaya sinasabi nga na kailangan nating magtiyagang makinig kasi hindi basta-basta nakukuha itong pananampalataya eh. Kung ikaw ay talagang makikinig sa salita ng Diyos,
doon mo makikita, mararamdaman ang kahalagahan ng pananampalataya na ibibigay ito sa mga anak at sa mga kapatid. At kayo yung magiging ilaw. Sinasabi rin dito yung asin, kung gaano kahalaga ang asin sa buhay natin. Di ba? Kapag tayo nagluluto, kailangan natin ng asin para magkaroon ng lasa. Ang sinasabi nga, kapag ikay naasnan, di ba ang asin, pagkain nilagay mo sa pagkain, natutunaw? Ikaw na naasnan, kailangan mong matunaw para sa iyong anak, para sa iyong asawa, para sa iyong kapatid. Paano? Paano mo magagawa ito kung ikaw ay naasnan sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay kaya mong tanggapin ng iyong anak, kaya mong ibigay ang buhay sa iyong anak, kaya mong ibigay ang buhay sa iyong kapatid, ikaw na naasnan, ay matutunaw ka. Ibig sabihin, mawawala yung lumang pagkatao, matatanggap mo sila sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Ito ang ibig sabihin nitong asin sa buhay natin, no? At sinasabi nga itong libadura. Ano ba itong libadura? Ang libadura, di ba, kapag nagmamasa ng tinapay, kailangan natin paalsahin, no? Paano natin mapapaalsa ang ating pananampalataya kung tayo hindi nakikinig ng salita ng Diyos? Kaya napakahalaga talaga yung pakikinig, dahil sinasabi ko sa inyo, isang patotoo sa aking buhay na ako'y tawagin ng Diyos dito sa daan, talagang marami akong katanungan at dito ko lang talaga natagpuan ang lahat ng katugunan, ng sagot sa lahat ng aking mga tanong sa Diyos. Napakarami kong tanong sa Diyos at dito lang lahat talaga ibinibigay sa akin itong mga katugunan ito. At masasabi ko siguro na naasnan din ako kasi nadala ko na ang asawa ko na andi dito. May anak din ako nasa community. May apo din akong nasa community. Kaya nga sabi nga, kapag ikay nandito sa daan, hahanapan ka ng Diyos ng bunga. Bunga. Ano ba yung magiging bunga? Na ikaw, mga anak mo, o kapatid, ay kaya mong dalhin din sa simbahan. Kasi marami na ngayon tao na hindi na nasimba eh. Tulad nga saan? Ito nga ang sinasabi. Itong maliit na dot na ito, ito lang yung mga naasnan. Ito ang ating problema, no? Itong nasa malaking to, tama ba ako? Sila yung ano, sila, at itong mga nasa palibot na ito na kailangan nating maakay sa simbahan na para din maasnan, no? At sinasabi nga yung small dot na yan. Sinasabi nga, ano, itong maliit na dot na ito, ito yung community. Ito yung mga naasnan na ano. Sila yung mga nabigyan na ng asin. Nagkaroon na ng liwanag dahil sa pakikinig ng salita. At ito naman yung kailangan maasnan to, yung mga nasa palibot na ito, no? Paano natin ito madadala sa simbahan? Yun ang problema, di ba? Lagi nang, kasi ang tao ngayon, ano, busy sa lahat ng bagay. Masarap ang pumunta sa ano, sa mga pasyalan, sisimba saglit, tapos diretso na sa ano, hindi naintindihan, hindi naunawaan kung ano yung ginawa nila, kung ano yung napakinggan sa simbahan. Kaya minsan pagka yung mga anak ko'y nasimba, ano ang gospel? Tinatanong ko, awa naman ng Diyos, naintindihan nila. Kasi napakahalaga talaga kung talaga ikay makikinig.
At sana nga, ano, itong... Nervous ako. Sana itong, ano, itong panahon na ito, hindi lang sa mga nakikinig, ano, magkaroon kayo ng panahon na pumunta rito kasi napakahalaga nung makinig ng face-to-face. Ang hirap magpaliwanag ng namalayo. Kasi doon ka, sa amin sa pulo, talagang face-to-face. Nagbukas ng community, talagang face-to-face. At sana itong aming mga sinasabing ito ay maging halimbawa sa inyong lahat para kayo ay magkaroon ng pagnanasa na makinig. Kasi kung hindi namin alam kung ilan yung papasok sa community, kailangan din namin yun. Kasi darating yung araw, mayroon tayong penance, mayroon tayong giving of the Bible. Paano namin malalaman ang audience ay wala, kayo lang? Nahirap. Kaya nga sinasabi na ano, kailangan talaga ay ang presensya ng tao ay naandi dito para maunawaan at higit na mabigyan ng magandang pananalita. Sana ano, sana may natutunan kayo kahit papaano sa akin sinabi ho. At talaga naman ako yung kami mga ninenervyos. Hindi yun naman kami talaga perfectong tao. Pero binigyan kami ng Diyos ng karunungan, nagmumula sa Kanya upang makapagpahayag. At sa aking karanasan nga dito talaga sa daan noon, sabi ko nakikinig kami, hindi naman namin naintindihan. Pero noong kami ay matagal na, doon ibinibigay ng Diyos yung pangunawa, liwanag. At talaga napakasarap na nasa daan. Kasi sinasabi nga itong community, isang sign ng faith. Doon mo makikita sa komunidad ang ilang mga kapatid na nagmamahalan sa kabila ng mga kakulangan ng kanilang, yung hindi mo kilala, iba ang ugali, iba ang, kumbaga sabi nga sa amin, ano daw, ang community ay parang zoo, na andun lahat. Pero makikita mo doon yung pag-ibig ng Diyos. Kaya mong unawain yung kapatid, bakit ganun? Kaya mong ibigay yung buhay sa kanila. Yan na lang po. Mananalangin ba ako? Sana may naunawaan kayo. Yung wala tayong interaction. Yung ano. Baka may question sila. Oo, baka may question sila. Ano yun? May question. Si sister, hindi Pilipino to. Papua New Guinea to, pero marunong mag-Tagalog. Good evening sa inyo lahat. At may mga attendees ngayon. Thank you for coming and attending. Thank you, Lord. Sorry, napasabay tuloy ako sa inyo. Hello, ako po. Halata talaga sa buhok ko, siguro yung first impression or what. So, sabi ko, hindi na ako... Like I'm not from Papua anymore. I'm already a Filipina. So sometimes, like when nag-speak ako ng Tagalog, talaga diretso talagang ano, sabi niya, tapos, ay sus, wag na lang, distraction yon. Anyway, I got married to a Filipino. He's from Bicol also. Ngayon, asawa ko nasa Quezon province. He's assisting my, he's
Di ako po na nervous tuloy. So, my husband right now is in Quezon. He's assisting his cousin building the dream house, Quezon. So he'll be back by 15th. Anyway, we got to meet each other back in Papua New Guinea kasi nagtrabaho siya doon. And that's where we got to know. And then by 1999, end of 99, we came to the Philippines. And then we had we have two children, a boy and a girl. Tapos my girl was born here. So dalawang kids na lang po. And then we've moved around the Philippines for quite some time because of the nature of work of my husband being architect by profession. He has assignments almost everywhere. Thank you po. So we had to move. We had to move a lot. And then it came to a time where my mother-in-law was still alive, but walang magkasama sa kanya. So my brother-in-law invited us to come to Santa Rosa. We lived in Laguna back then, so came closer here, and then we came to stay with mother-in-law until she left us 4 or 5 years ago na. And then I came to know the yung parish dito, yung community dito. Yeah, tapos I joined then sa BEC group. Yeah, I joined with some BEC group and other Christian organization dito inside our parish. Yeah, inside the community of our parish, St. John Bosco, which I was really thankful kasi other places that we lived, yung mga churches namin malayo, we have to ride talaga with children. They're still young, we have to ride with children. We even entered Couples for Christ. It got really consumed talaga kami kasi we had small kids. It was very challenging sa kami mag-asawa. And then we stopped along the way. We couldn't continue anymore. So and because my husband was working, so I couldn't then. We just couldn't. We didn't have the time and time to serve, to give ourselves entirely to serving God fully, completely. So we stopped along the way. That was our challenge. That's why na-hinder kami sa pagtuloy ng service sa Panginoon. So just lately lang, sabi ko, I was thinking, because most of the time, pag nagpasok ako sa mga ganit, someone's inviting me. Someone invites me. I have to tell a little truth about myself na. Pag may nag-invite sa akin, sometimes, okay, I give in. I give in sa I'm sharing na. Anyway, I come to a point where it becomes parang wala ko nakita ng fruit na nangyari. No, I don't see the fruit of it because I just go because someone invited, So there is parang may emptiness. Fulfilling sa akin yon, unless I decide myself, okay, I want to go because I really want something to grow inside me. It's my choice. It's my choice, and when I do make that choice, I attend fully, I focus properly because I'm ready to, I think I'm ready to absorb. Probably I'm ready to evangelize or something like that. So it came to a point na na-decide ako na Lord, surrender ko na sarili ko sa'yo. Use me even though it doesn't really feel like. Use me na because this is my choice. This is my choice. I want to serve you in at this time. Use me na. Ang binigay ko sa kanya. So even though as it goes along, it will get more challenging because of the language probably the challenge of course, mga Philippines are really good Christian people also. They know their background, Christianity very well. So it's a challenge. I think for me,
I allow myself to learn in the process of evangelizing. I'm also learning. So when I enter something, sa akin is akong alam. Mm-mm. So I go, I teach and I learn at the same time. It's really good na pag na pumasok ka sa isang activity, regardless of whatever it is, always tell yourself that you know nothing. Because that's the only time that you tend to absorb. Yeah, absorb lots and lots of knowledge. So my question is, how are you different to evangelization, or how are you different to Couples for Christ? What you are doing now? How different? I'd like to understand that so that alam ko anong. So actually po, yung Couples for Christ saka sa Neo Catechumenal Way, kami po ay, kung makikita mo, kami po ay couples here, no? Si Michael and Lisette, couple. Ako, saka yung wife ko, si Maria Pe. Lahat kami couples. Pero sa loob po ng community na binubuo po natin dito sa Neo Catechumenal Way, lahat po ay pwede. Bata, agad sa matanda, babae o lalaki. So, yung sa Couples for Christ, actually, couples lang siya. No, couples lang po. Merong single for Christ, for single only. Sa Neo Catechumenal Way po, lahat po ay pwede. Babae, lalaki, bata, matanda. Couples, single parent, o kung ano man. Yun. With couples, we join to get strengthen yung partnership as a couple, to know Christ a little bit, you know, deeper at a deeper level. But evangelization, make it a little bit clear to me, sir. Evangelization. What are we doing here? What are we doing here in the kointindihan? That's why I need to ask. Just to listen po. Just to listen. Ang evangelization ay 15 days of catechesis. Then after 15 days po, meron tayong tinatawag na convivence. Just a retreat. Retreat. And then, yung mabubuong community po, siya yung maglalakbay. Yung small community ng parokya dito na kung mabubuo po, siya po yung long process ng walking through Word of God, liturgy, and community. Yung tripod na sinasabi namin, doon po sila mag-ikot yung kanilang buhay. Ayun po. Ang nervous ako. Baka hindi ko masagot yung tanong niyo. Father? Hi. Ako po ay third time ko ngayong naka-attend. So yung una, marami po. And then, sumunod, nag-live stream ako. Hindi ko gaano pong, yun nga po, iba talaga yung face-to-face, no? So, ika-third time, parang inaalis ko na po sa isip ko, pero nung nadaan kami ng mister ko, sabi ko, try uli nating umaten. Kaya, last week yon. So, kaya, andito uli kami ngayon ng mister ko. At medyo ano nga po ako, yung sa isip ko lang po ba, sorry po, kasi parang naisip ko, ang hirap nga namang humarap dito sa ganitong audience. So, ako po ay medyo nag-doubt pa nung una at tutuloy ba akong makinig o hindi. Pero andito naman po kami ngayon ng mister ko. So, sana po ay na-touch po ako dun sa sinabi po ninyo na, ba't ba ako na...
Nanenervyos din. Nakaka-nervyos din talagang humarap dito. So, yung pong ano, na-touch po ako dun sa, yung pong salt, yun po. So, kami po ay, very ano po kami, yung bagong-bago lang din po. Matagal nang umaten ng BEC, pero sa pananampalataya, talagang wala pa rin po. At trying hard, trying hard na magpaka, ano po ba, yung pong aming tank ay empty, pinipilit pong maging full para naman po pag full na, ma-i-share din sa iba. So, salamat po sa inyong pagpunta po at sana po matagpusan din namin. Thank you po. Nakita po niyo, no? Ito po ay hindi dahil sa inyong lakas yung pagpunta dito. Ito po ay tawag sa inyo ng Holy Spirit. O kung pagninilayan talaga natin ng husto, kami, ako ay taga Los Baños. No? Los Baños, Tukabuyaw, for 18 years. Parit-parito ako, trabaho, Celebration of the Word, Eucharist. Twice a week, nagsa-celebrate kami. No? Yung Celebration of the Word, then Saturday, Eucharist. At meron pa kaming community every month. No? So, dun umiikot yung buhay ko na... At ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil kung hindi niya ako tinawag dito sa daan, malamang, nung nabanggit ko nung una na ako'y lasinggero, sugarero, babaero. Uy, katingin ang misis ko. Pero totoo yun, kasi bago, kaya ako napapunta dito sa daan dahil din sa kanya. Kumbaga, syempre, tayo mga lalaki, no? Pa-impress tayo sa girlfriend natin. Eh siya, naglalakbay na nun dito sa Neo-Catechumenal Way. Nainyayahan niya ako para dumalo, pa-impress, siyempre, papogi. At talagang wala ko naintindihan. Sabi ko nga, nung una akong umattend sa Eucharistian na Neo Catechumenal Way, sabi ko, ano kaya itong mga to? Katoliko ba itong mga to? At pag nag-Eucharist, nagkakantahan, napalakpak pa. No, sabi ko, ano kaya, meron bang ganito talaga? At in-ignore ko. Kasi ang nasa isip ko, pa-impress lang ako sa girlfriend ko. Pero, kalaunan sa pagdaan ng panahon, matagal na proseso. Matagal kasi yung process ng Neo-Catechumenal Way eh. Para bago ka, ako actually, ngayon, hindi ko pa alam kung talaga may pananampalataya ako. No? Dahil, sabi nga ni Kristo, kahit yung seeds ng mustasa, no? Mapapa-move mo yung mountain sa ibang lugar kung meron ka kasing liit ng buto ng mustasa. Yung faith mo kasing liit lang ng buto ng mustasa. Magkaroon ka lang noon ay talagang makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. So, yun nga, sasabi ko nga, actually, nakaka-nervyos. Ang nakaka-nervyos, lalo na siguro kung madaming tao dito, dahil tayo lang naman, no? Ignore muna natin yung mga nasa live streaming dahil hindi naman natin sila nakakita, pero nakakita nila ako. Kaya sa live streaming, naiyahan ko kayo na magkaroon tayo ng oras sana. Dahil yung nagpahayag ngayong gabi, sila sister ay kita naman natin yung galaw ng Holy Spirit sa kanila na kung bakit sila umaattend dahil kay sister, emptiness niya. Kay sister, dahil sa udyok ng Holy Spirit. Maganda talaga yung meron tayong interaction sa bawat isa. Yun. May dadagdag ba kayo mga brother? Ay, diling kayo? Okay na? Okay na. Brother, okay na po. Medyo nadala lang ako kaya nag-share. Thank you. I think
mas maganda itong ano, may interaction tayo ano para nalalaman niyo yung parang sentimiento ng nakikinig sa inyo, yung kanilang insight. Tapos maganda kasi nagsisharing tayo, yun yung palitan ng inspirasyon. Ano. So maganda ngayong gabi. Thank you. Ito po yung mga talagang dedicated members namin sa ministries. Iba-iba sila. Siguro sa Martes, doon na tayo kasi ready na yung sa hall para mas ano yan, maliit, pero mas maganda. Pwedeng simulan ko, idali nyo ilito, kasi na-touch ako sa mga sinabi ninyo. May i-share din ako doon sa mga ano. Siguro simula tayo ng ganun. Kasi late ko na nasabihan yung BEC, kaya hindi sila nakaano, may mga appointment na. Pero next week, mas marami kami. Ano. So thank you once again. At I think na we can feel the presence of the Holy Spirit sa gabing ito kahit na kakaunti tayo. And I hope na patuloy kayong ano, yung may napupulot kayo. Ito naman purpose talaga nung evangelization eh, para nagsasalitaan Diyos, tanggapin natin. Yung let us be touched by the Word, no? By the Word of God. Yun ang evangelization talaga. At ang Word of God naman, walang iba kundi si Jesus. Yun. Okay, so we, no? Thank you, and we pray. Then I will bless you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Ama, at napakagandang pagkakataon na naman itong gabing ito. Narinig namin ng iyong salita, ang iyong pahayag, ang iyong inspirasyon, at nakapag-share din po ang iba sa amin ng mga inspirasyon mo sa kanila. Salamat po, Panginoon. Sana po dati ito ay magdulot ng kabutihan para sa amin. Sa aming mga pamilya dito sa aming parokya, mas marami po ang mapukaw na iyong espiritu para dumalo at dinggin ang iyong salita. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your families, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you, Pa. Thank you. Good evening. Good evening.